Good morning. Good morning, bye sis. Good morning, guys. Oh, bagas ako ay bags, eh. Grabe. Yung anak ko ba ay bags? Swell sa lahat. Umaga na kasi natutulog. Kaya ayan na, mata ko. Parang ayaw nang bumuka. We're having breakfast as usual. Pambungad sa umaga ay breakfast. It's either kitchen or breakfast. We're having scrambled egg and the toasted vegetable sandwich. Yun lang. Iba na yun. Nahulog yung tissue. Oh, at si daddy, dahil siya ay maagang nagising, ayun na siya sa kanyang truno. Ayan siya dyan. Sa computer lang yan siya pagka nagising na. Tapos, nagkape na daw siya dahil maga nga siya nagigising eh. Oh. Naglaba na ako, no? Ay, naglaba pa talaw siya. Hindi, nagsalang, naglaba yung washing machine. Naglaba. Tapos yung puti, ako nang babad ko pa kasi yung puti. So, ngayon, we will start our day with breakfast muna. So, see you later, guys! Hi, guys! Here in the kitchen again. Gumagawa ko ng green salad para sa aming kain. Partner namin doon sa chicken, yung ano bang tawag doon, yung parang sarsado na isda na hindi ko alam anong pangalan ng isda na yun sa Tagalog or sa English, nakalimutan ko. Pero ang tawag ni mama doon sa Bisaya term ay isda sa bato, yung pula na isda. Hindi ko na feature kanina yung process ng pagluto ko kasi nalubat yung phone ko. Kaya isa lang phone ko eh, alam mo na. Kaya kung antayin ko pang yung phone ko, delete na akong magluto. Kaya ang process talaga nun, pinirito ko siya. After nang pinirito ko siya, nagisa ako ng bawang, sibuyas, kamatis. Tapos nilagyan ko ng ketchup. Tapos mix. After nun, pinatong ko yung pretong isda. Then mix ng konti, takpan. Then, tapos na, para siyang escabeche din na may ketchup nga lang. Paborito kasi ni daddy yung isda na yun kapag ka ganun ang klase ng pagluluto. Yun ang ulam namin ngayon. So ngayon gumagawa ko ng green salad. Yung salad ko ay ayan, mayroong ayan, cucumber, tapos carrots, yan. Tapos hahaluan ko siya ng ito oh, capsicum. Yung atsal man isa to, oy. Atsal, di ba? Atsal, pero diri nga atsal, yung lara nila dito, lara kong sa Tagalog. Masarap siya ihalo sa green salad. Kaya haluan ko siya ng ganun. Kasi kagubkob, alam yung kagubkob? Parang malutong, crunchy siya ba? Yan, kaya haluan ko siya ng ganyan. Ngayon, separate ako ng konti kasi si Reye, ayaw niya, haluan ko kasi siya ng dressing ko yung apple cider. Ito lang. Ayaw niya ng apple cider. Gusto niya salt lang at saka lemon. Kaya meron siyang konti dito. Kung gusto niya kumain. Minsan naman kasi nasa mood yan kumakain din ng ganito. Pagka walang ano. Wala kasing corn. Gusto kasi niyan may corn. Kasi corn at saka olives. Iwala. Kaya ewan ko kung kakain siya nito. Pero ang mostly kinakain niya dito, yung cucumber at saka yung lettuce. So, ito pala yung lettuce na ihalo ko. Ayan. Lugasan ko na yan. Ayan. Dito ko ilalagay. Shoutout pala dyan sa akong dapit, sa Digos. Akong mga mahal sa kinabuhi sa Digos, mga Silingan. Sa Aurora Bataan Extension, amping-amping mo tanan. Kay grabe ang baha. Matindi po ang baha sa lugar namin. Padulong sa Aplaya. Luwi kayo mga tao, oy. Nagbakwit sila tungod sa baha. Ang laki po ng baha. Sa harap ng bahay namin, parang naging dagat. Na yun, nag-swimming-swimming ang mga pamangkin ko. Alam mo yung bata, no? Kahit anong saway mo, pag nakakita ng tubig, talagang life sa kanila yun. Parang ako din ng bata. Wala akong pakialam kahit ano yan yung galing sa tubig ng baha ng ulan.
basta mag-swimming talaga. Eh, nagkapakapa sila dito sa ano, sa harap sa among balay. Sabi nilang enjoya kung pagkakon. So, ano na lang, kahit stress doon sa bahay, no, sa harap ng bahay namin, pero makita mo lang yung mga bata na nag-enjoy naman sila. So, instead na ma-stress, enjoy na lang din nila yung pagkapakapa dito sa ano, sa harap ng bahay namin. At yun lang po, ingat-ingat kayo dyan sa mahal kong Digos, Davao del Sur. Ingat-ingat po kayo yung mga evacuees dyan sa Digos Gym. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Pero I'm sure okay naman kayo dyan dahil si Mayor ay very ano naman, active talaga sa mga ganong bagay. Actually, kinansel ata ang pasok kasi yung pamangking ko pumasok to sa opisina, tapos umuwi din, pati yung papa niya, kasi wala daw pasok. So, ibig sabihin, kinansel siguro for the safety of the people. So, very good move naman po sa government ng Digos. Very proud po ako na kahit nandito kami sa abroad, ay panatag po ang aming pag-iisip sa aming mga mahal sa buhay dyan. At saka, bangon-bangon lang. Palagi naman bumabangon ng Digos po. Tapusin ko muna po ito ha. Ingat-ingat po ang lahat. Hi guys. Yan ang ulam namin today. Actually, hindi ko alam pangalan ng isda na yan. Basta pula siya na isda. Natawag sa amin ni mama ay isda sa bato. Pula yan siya guys. Tapos nung naluto na, naging ganyan na siya. Tapos ang ginagawa ko niyan, piniprito ko muna. After niyan, mag-isa ko ng sibuyas, kamatis. Tapos lagyan ko ng ketchup, yung sibuyas at kamatis. Tapos ayan na siya, ilagay ko na siya. Para din siya escabeche style, kaso lang may ketchup yan siya. Next time, ipakita ko sa inyo kung anong kulay ng isda na yan. Nakalimutan ko lang i-video kanina. Pero yan ang ulam ngayon. Yan po kami ikakain na. Yan yung... Oh, wait a minute. Yan po yung salad ko. Na may apple cider. Ito naman kay Ray. Salt at saka lemon lang yan. Yan na lang naitira sa fish kasi kumain na yung iba. Si daddy kumain na daw at saka si yung kapatid ko at saka yung hipag ko. Nagbukas pati sila ng sardinas. So kami na lang dalawa ni Ray ang kakain. Palagi naman kaming dalawang nahuli pang closing time. So ayan, kakain na po kami. Hello, kain po tayo. Sabi mo, baby, kain po tayo. Kain po tayo. Naghanap-hanap na yung corn. Sa salad. Sabi ko, walang corn eh. Pang. Lapit. Kinakain na lang niya yung cucumber. At saka... Ayan, kakain na po kami. Crunchy nung ano? Nung lettuce? Nawala na yung ano, kamatis ng fish. Siguro kinain nila. You eat only the ano, cucumber, and lettuce. Good. Hindi ako pwedeng kumain ng mabilis. Madali akong mabulunan. Madali akong matukan ba? Pagka mabilis ang kain. So, yun ang style ito. Yung salad, i-mix mo sa ano, sa kanin. O, ganun. Yun ang gusto ko. I miss bacon. Bacon? Pwede mo kay daddy, bili ka. Nami-miss daw yung bacon. Turkey bacon? Mm-hmm. Ito yung ano, ah. Asa na? Yung ano? Yung... atsal or lara or capsicum.
So, yun ang nangyari sa Digos. Grabe ang baha dun sa amin. Marami akong nakita mga post sa Facebook na ano nga, dami nga daw mga ano, napiktuhan, nagbakwit. Kawawa naman. So far, okay naman ang pamilya ko. Kahit yung harap ng bahay namin naging dagat ng swimming pool. In-enjoy na lang nila. Pumasok kasi yung tubig sa loob ng bahay namin. Ayun. Kaya hindi nila alam kung saan sila matulog kagabi. Kasi yung bahay namin, yung mga kwarto nasa baba. Pero butawan ng Diyos, okay naman sila. So sana makarecover ka agad yung mga napikto ng baha. Yun po muna ang mga kaganapan namin today dito sa Oman. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa isa namang araw na nakastock dito sa bahay. So kami po mag-iiwan ng isang magandang good evening! Bye-bye! Bye! Ingat po kayo. Lalo na dyan sa amin, Digos. Ingat po kayo dyan. Bye-bye po. Bye!